Everyone's a whore. We just sell different parts of ourselves. Sabi yan ni Thomas Shelby na talagang pinagkakapitan ko sa buhay ko ngayon. Hello Dan, I want to make a confession pero sana itago mo ang identity ko. Baka kasi may makakilala sa akin. Itong bagay na ikukwento ko kasi sa iyo ngayon ay maselan. Isang lihim na sa iyo ko lamang po ipagkakatiwala. Tawagin mo po ako sa pangalang Gab. Galing ako sa isang mahirap na pamilya. Alam mo, Dan, pakiramdam ko ay patapon na ang buhay ko. Kahit anong gawing isip ko, hindi ko alam kung paano pa ako babangon. I've been at my lowest for the past year. At ngayon, wala pa rin. Yes, may small wins. Little by little nakaka-step forward, pero doble ang pag-step back lately. Work is okay, but it's not enough. Kulang na kulang yung income. Parakit-rakit lang kasi ang ginagawa ko eh. Nagmo-model at minsan sumasali sa pageant. Kahit anong contest pa yan, basta pagandahan ng katawan ay pinapatos ko na. Kaya hindi talaga sasapat. I've been spam applying for months na pero walang feedback eh. Alam mo kasi Dan, applying these days, kailangan ng special skill set. Wala nang masyadong nag-hire ng walang experiences. Relationship-wise naman, I'm single and I stopped dating kasi feeling ko relationships would just distract me from my main goal na ayusin ang buhay ko. Adding another person in my misery is just lowball. Kung bakit ako nape-pressure ng ganito ay dahil sa ayoko nang balikan ang naranasan kong buhay before. Naalala ko pa nung high school ako, madalas akong pumasok ng gutom sa eskwela. Paano ba naman kasi, ultimo 20 kong baon ay kinukuha pa sa akin ng mga kasama ko sa bahay. Ang relasyon po naming magpapamilya ay hindi rin po ganun kaganda. Madalas po kaming napapagalitan, pinapalo, at binubugbog ng tatay ko lalo na paglasing at problemado sa pera. Nabubuli rin po ako sa school. Nung 14 years old ako, nagrebelde na ako dahil sa masamang trato sa akin ng mga magulang ko. Imagine, hindi ko lang naipasa ang quiz ko, hinampas na ako ng tsinelas at dumugo ang ilong ko. Ganun sila kalala. Kaya nasagot ko sila at ginamit ko ang failures nila at mga pagkukulang bilang magulang para ipahiya. One time, sumama ako sa barkada ko na mag-cutting class. Para po hindi mahuli, pumunta kami sa bahay ng isang kakilala niyang LGBTQ. Ipinakilala ako at maayos naman po ang pakikitungo niya sa akin. Pinakain kami at pinapasok pa sa school. Pagkatapos noon ay may napansin akong kakaiba pero pinabayaan ko na lamang. Pagkalipas ng ilang mga araw, bumalik ako dun sa bahay ng bakla para tumambay. Kasi naging kaibigan ko na rin po yun eh. Habang natutulog po ako sa may sala nila, ay bigla na lamang pong naramdaman kong may humahawak sa private part ko. Hindi lang po basta hawak ang naramdaman ko. Medyo pumalag po ako noon Dan. Noong una ay kinausap ko ng maayos at naging okay naman kami. Wala naman kasing nangyari eh. Pero bigla akong naisip na paano kung magpagamit na lang ako? Magkakapera kaya ako? Nung panahon na yon kasi ay isang linggo na rin po kung walang baon na pera. Kahit may baong pagkain pang lunch, hindi sasapat sa haba ng klase. Paanong panggastos ko sa merienda? Pambili ng tubig at iba pang kailangan sa school? Dumating na ang February at magpo-prom na. Naingit ako sa mga kaklase ko kasi sila magho-hotel na magkakasama. Habang ako ay hindi. Nataon pa na nakatanggap ako ng mga masasakit na salita sa bahay dahil magbabayad sila sa prom. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko yung kaibigan kong LGBTQ. Nagpagamit ako sa kanya sa halagang 4,000 pesos. Inamin ko, nasarapan ako. Kaya lagi ko na pong hinahanap-hanap. Ilang beses na rin pong may nangyari sa amin.
ng ilang taon. Pumapayag ako dahil bukod sa na-enjoy ko ang ginagawa niya sa akin, ay binabayaran niya pa ako ng malaki. Pero habang tumatagal, paliit na ng paliit ang binabayad niya sa akin. Minsan, wala pa. Isang araw na naman ang lumipas. Isang araw na naman ang parating. Nakatitig sa kisaming madilim. Di alam kung saan tanong lumabas ka tagay maglakad-lakad sa isang daan na may patutunguhan. Ikaw may nabibiyak kay di nag-iisa, lahat ay di pa huli. Tinigil ko ang gawaing yon, Dan, dahil nung nag-college na ako, medyo nakaluwag-luwag na dahil sa paunti-unting racket. Kaso nga lang, dahil sa kahirapan at kagipitan, hinila akong muli sa dating gawi, kung saan mas madali ang kitaan ng pera. At ayon, bumalik ako sa ganung racket, pero sa iba na. Marami-rami na nga rin ang nakasalamuha ko sa racket kong ito. Minsan, naiiyak na lamang ako dahil naawa ko sa sarili ko. Kahit pala sanay ka na sa ganitong gawain ay makakaramdam ka rin talaga ng pandidiri. Pero ang hirap eh. Walang tumutulong. Walang mahanap na trabaho. On and off ako sa ganung racket. Tumigil ako ng 2 taon at ngayon, naiipit ako ulit. Naglalaro sa isip ko kung papasukin ko ulit ang ganung racket o hindi. Gulong-gulo na ako, Dan. Baka kasi pag bumalik ako ay hindi na ako makaalis pang muli. Salamat sa pagbabasa, Dan. Ilan taon ko rin tong tinago. Sana ay maliwanagan ako sa magiging payo nyo. Ang kwentong ito ay kwento ni Gab. Po ang kwento ni Gab, at Gab, gusto kong magpasalamat sa iyo dahil napili mong ikwento dito sa Love Letters. Kwento mo kay Dan ang iyong storya, at huwag kang magalala, ito isang safe space, no, na pwede kang magkwento ng iyong mga pinagdaanan sa buhay. Unang-una, Gab, gusto kong sabihin sa iyo na gusto kitang i-remind na bawat isa sa atin meron talaga tayong sarili-sariling diskarte sa buhay, no, kung paano tayo magsusurvive, kung paano natin maitatawid ang isang araw na naman. Kasi madaling mag-judge eh. Madaling mag-judge na ibang tao kasi hindi mo alam yung kwento sa likod ng mga ginagawa nila. So, laging may backstory yan, no, Gab? At naiintindihan ko na ito yung mga kailangan mong gawin sa ngayon. Pero gusto rin kitang i-remind na hindi habang buhay ganun tayo, no? Hindi habang buhay yan yung sitwasyon mo. It's never too late, Gab. I know, siguro bata ka pa naman, no? Marami ka pang pwedeng matutunan, marami ka pang bagay na madidiscover na kaya mo palang gawin, no? Maaring
kasi nabanggit mo na nahihirapan ka mag-apply-apply. Yes. Pero alam mo, ang opportunity, Gab, nandiyan, nasa paligid lang yan. No? Kailangan mo lang silang ma-acknowledge. Kailangan mo makita. Maaring hindi ito yung mga iniisip mong trabaho na magiging, alam mo yun, yung talagang target mo, yung goal mo. Pero pag tiningnan mo sa paligid, no, or naging observant ka pa sa opportunity, maraming mga maliliit na opportunity ang pwedeng mag-lead sa'yo dun sa gusto mo talagang gawin sa buhay, no? Yung talagang makakatulong sa'yo financially. So, siguro ma-advise ko na maging open ka na matuto pa sa mga bagay-bagay, no? Mga maliliit na racket-racket, ipagpatuloy mo yung pagmo-model, no? Baka pwede mong i-level up ng konti. So, marami ka pang pwedeng gawin, Gab. At huwag mong hayaang diktahan ka ng kalagayan mo ngayon, no? Or ng mga ginawa mo dati, kasi tapos na yan eh. Past is past, diba? So, huwag ka magpakulong doon, Gab. Huwag mong ikulong ang sarili mo doon sa idea na hindi eh. Ito kasi yung madali kong gawin, ito lang kasi yung pwede kong gawin, no? Dito ako mabilis kumita. Kung gusto mo talagang may magbago, no? Kung gusto mo talagang i-improve yung sarili mo at yung kalagayan mo ngayon, there's no better day than today, Gab, no? Ito yung tamang oras para sabihin mo sa sarili mo na hindi, kailangan ko nang baguhin itong mga ginagawa ko, no? Kailangan kong umisip ng ibang paraan kung paano ako kikita. Kasi madali lang bumalik dyan eh. Pero ang totoong challenge dito ay yung i-challenge mo yung sarili mo, no? Na hindi dun agad mag-resort, no? Hindi agad yun yung automatic gagawin mo kapag nagigipit ka, no? And good luck Gab, no? Again, marami ka pang pwedeng ibang gawin at kailangan mo lang i-challenge pa ng konti pa, konting push pa yung sarili mo, no? Huwag ka agad bibigay kapag medyo nagigipit ka ulit, no? Kasi hindi naman yan magiging forever, no? Yung ginagawa mong sagot sa mga nangyayari sa'yo ngayon, temporary lang yan eh, no? Sabi mo nga, biglang lumiliit na yung mga binibigay sa'yo. Temporary lang yan. Maaaring makahanap ka ng marami pa, pero hindi panghabang buhay isusustain ka niyan. So, yun lang, Gab. Nabigay ko na sa'yo yung idea. It's up to you now, no? Again, kung gusto mo talagang baguhin yan, baguhin mo na ngayon. Yan lang naman. Maraming salamat. I-update mo kami, ha? Kung may chance sa dito, pwede kang sumulat ulit. So, sabihan mo lang si Kuya Dan. Maraming salamat once again sa pagpapadala mo ng iyong sulat, ng iyong kwento dito sa Love Letters Kwento Mo Kay Dan. At sa iba pa nating mga kapamilya, pwede rin po kayo magpadala ng inyong sariling kwento. Hanapin nyo lamang ang Dan Capuchon Facebook page, mag-message po kayo doon. O kaya naman ay ipadala sa aking TikTok account, i-message nyo lang din doon. Maraming salamat. Hanggang sa muli, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo na masasandalan, kwento mo kay Dan. Bye-bye.